Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Nais ko sanang ibahagi po sa inyo ang naging karanasan namin ng aking kaibigan na tawagin na lang po natin sa pangalang Liam. Matagal ko na pong kaibigan itong si Liam. Elementarya pa lamang po ay magkasama na kaming dalawa sa lahat ng aming mga galaan. Kung saan-saan kami nakakarating ng aking kaibigan. Naging malapit kami sa isa't isa dahil magkakaibigan naman ang aming mga magulang. Minsan ay naburyong kami sa kakapanatili namin sa bahay. Naisip kong mamasyal pero wala akong kasama kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko si Liam sa kanilang bahay. Oh, ano namang pumasok sa utak mo at niyaya mo akong pumunta roon? Tanong ni Liam sa akin nang yayain ko siyang pumunta kami sa isang bundok na napuntahan na rin namin noon. Kuya Barry, bata pa po kami noong huli kaming mapagawi sa lugar na iyon. Madalas kaming naninirador, nangunguha ng itlog sa bawat pugad na aming madaanan. Eh, hindi ba gusto mo ring bumalik doon? Yun nga sabi mo noon, di ba? Babalik tayo roon. Kaya eto, naiyaya kita ngayon dahil pareho naman tayong walang gagawin. Tugon ko na lamang sa kanya. Napailing na lang si Liam dahil hindi nito inaakala na maaalala ko pa ang tungkol sa bagay na iyon. Iyon lang naman ang paraan namin para maglibang kaya wala na rin siyang ibang nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa gusto ko at sumama na lang sa aking lumakad. Ay nako, ikaw talaga. Sige. Sa bagay no, mag-iisang taon na rin naman yun. Kaya sige, sasama ako sa'yo. Sabi nito, kaya napangiti ako. Sinabi ko naman sa kanya kung anong araw at oras kami tutungo roon. Matapos ang naging usapan namin, ay nagpaalam na akong uuwi sa aming bahay. Wala pa man ang takdang oras na kailangan naming umalis ay sobrang kasabikan na ang aking nadarama kaya kailangang paghandaan ko ang mga bagay na aming dadalhin papunta roon. Lumipas ang mga araw at dumating nga ang araw ng Sabado. Araw iyon na tutungo kami ni Liam sa bundok na sinasabi ko. Nag-ayos kaagad ako nang magising ako. Maaga akong naligo at naghanda ng mga dadalhin. Sinigurado kong may dala kaming baon dahil madali pa naman akong magutom habang nasa lakad. Noong matapos sa pag-aayos ng aking mga kagamitan ay tumungo na ako sa bahay ni Liam. Daladala ko ang aking motor ng mga panahong iyon para hindi na kami mahirapan sa pagbabiyahe. Marunong naman ako noon at alam kong kaya namin itong idaan sa medyo masukal dahil malalaki ang spikes ng gulong at hindi aatras sa kahit anumang putik na nakakalat sa aming daraanan. Pagdating ko sa bahay ni Liam ay sakto namang nakapagbihis na siya. Nang makita ako nito ay sinenyasan na lang niya akong maghintay. Makalipas lang ang ilang sandali ay lumabas na si Liam sa kanilang bahay, daladala ang kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Umangkas na siya sa likuran ng aking motor, kung kaya agad kong pinaandar at nagsimula na kaming magbiyahe patungo nga sa bundok na iyon. Dahil tanda pa namin noon ang daanan patungo roon, ay naging mabilis ang aming pagtungo. Sa loob lamang kasi nang humigit kumulang mga 2 oras ay nakarating na kami sa bundok na iyon. Bumaba kami sa motor at iniwan na lang muna iyon upang maglakad na at maglibot na roon. Naghanap kami ng pwesto kung saan ito pwedeng iwanan at nang makahanap ay napangiti na lang kami. Pinagtulungan namin takpan ng malalaking dahon ng saging ang motorsiklo para walang kahit na sinong dadaan ang makakapansin doon.
Noong maayos na namin ang kinalalagyan ng motorsiklo, nagsimula na kami sa aming paglalakad upang libutin ang nasabing bundok. Uy, maraming nagbago sa lugar na to ah! Pansin ni Liam na sinang-ayunan ko naman. Oo nga no, mas marami na ang puno at medyo naging masukal kumpara noon. Wika ko naman sa kanya. Subalit kahit na ganoon ay hindi kami nagpapigil na pasukin ang bundok at libutin. Kahit kasi naging medyo masukal iyon, naniniwala pa rin kami ni Liam na maganda pa rin ang bundok tulad ng nakita namin noon. Naglakad-lakad na kami at sinunda na lang ang daang nadaanan na namin noon. Subalit napahinto kami noon sa aming paglalakad noong mapansin namin hindi na tulad na ng dati ang daang iyon. Uy, teka lang ha, teka. Saan kaya tayo susunod na dadaan? Sa kaliwa ba o sa kanan? Sa pagkakatanda ko, walang ganito noon, di ba? Tanong ni Liam sa akin. Ah, sa kaliwa na lang tayo dumaan. Ganon din siguro yan. Nagbago nga rin ito, pero nandito na tayo eh. Kaya hindi na tayo pwedeng bumalik pa. Tugon ko naman at tulad nga ng sabi ko ay sa kaliwang daan kami tumungo. Habang naglalakad noon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Tipong may nakasunod at nagmamasid sa aming dalawa. Nagsimula tuloy akong makaramdam ng pagkabalisa. Gayunpaman ay nanatili akong kalmado at hindi nagsasalita. Ayaw ko kasing matakot din si Liam dahil madali pa naman itong mataranta kapag ka may nararamdamang kakaiba. Wala lang to. Bulong ko pa sa aking sarili noon nang biglang nanayo ang aking mga balahibo. Nauna kasi si Liam sa akin kaya hindi niya alam kung ano ang nagiging reaksyon ng mukha ko ng mga sandaling iyon, Kuya Barry. Napapalunok na rin ako dahil pansin kong habang papalapit kami sa kalagitnaan ng bundok ay pansin kong tila padilim na ng padilim. Liam, padilim na ah. Anong oras na ba? Pagtatanong ko sa kanya. Nagpalingalinga siya sa paligid at sumang-ayon sa aking sinabi. Subalit hindi niya alam kung anong oras na noon dahil wala pala siyang dalang relo. Tara, magpatuloy na lang tayo ng ating paglalakad at baka makarating na tayo sa kabilang dako ng bundok na ito. Anang Liam, kaya nagpatuloy na lang kami sa paglalakad namin kahit pa na kinakabahan na talaga ako. Noong nasa kalagitnaan na kami noon ng bundok, nang mapansin naming may usok na nagmumula sa malapit kung saan kami naruroon. Nagkatingin ang kaming dalawa ni Liam at tila takang-taka bakit mayroong usok sa gitna ng bundok, gayong sa pagkakaalam namin ay wala namang nakatira doon. Usok ha? May mga tao kaya rito? Bakit may usok? Tanong sa akin ni Liam. Hindi naman ako nakasagot sa kanya dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang nangyayari sa bundok na iyon. Walang ano-ano ay may naisip akong ideya kung kaya nagsalita ako. Baka may nagkakaingin lang dyan kaya may usok. Sabi ko na lang sa kanya. Subalit, kitang-kita ko sa mukha ni Liam na hindi siya kumbinsido sa aking naisip kaya kinabahan na ako nang magwika siya. Kaingin, teka. Puntahan natin at alamin. Sabi ni Liam sa akin. Hindi man ako sang-ayon, Kuya Barry, noon ay wala akong nagawa nang magsimula itong maglakad patungo sa pinagmumulan ng usok na iyon. Palapit na kami ng palapit noon at mas lumalakas naman ang tibok ng aking puso. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero pakiramdam ko may panganib kaming kahaharapin dahil doon.
Ang alam ko lang, tila lumulutang ang aking diwa habang naglalakad palapit sa aming paruroonan. Liam, sandali. Huwag na kaya tayong tumuloy papunta ron. Bumalik na lang tayo. Pagpipigil ko, nasabi ko kay Liam. Napatingin lang siya sa akin at hindi nagpatinag sa mga pagpipigil na aking ginawa at nagpatuloy sa paglalakad patungo roon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote nitong si Liam. Parang biglang naging matapang. Natigil lang ito sa kanyang paghakbang at dahan-dahang sumilip sa punong pinagtataguan namin upang makita kung sino ang may gawa ng usok sa gitna ng bundok na iyon. Oh, may mga bahay, tingnan mo. Wika na lang ni Liam nang makasilip na siya. Nagulat man sa sinabi niya ay napasilip na rin ako at kitang-kita nga ng aking dalawang mga mata na may mga kabahayan nga roon. Sa tansya ko po, Kuya Barry, hindi hihigit sa 50 bahay ang nakapwesto sa buong kapaligiran. Pareho kaming namangha at hindi makapaniwala. Grabe, may nakatira na pala dito. Sambit ko pa at saktong paglingon namin ni Liam ay may dalawang lalaki na nakatingin sa amin. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tila galit na tanong ng isang lalaki sa amin. Hindi kaagad kami nakasagot ni Liam. Nagsimula kasing sumasal ang aking dibdib sa matinding kaba. Kakaiba ang paraan ng pagtingin nila sa amin. Tila ba palihim nila kaming pinag-uusapan gamit lamang ang kanilang mga mata? Dali-dali rin silang naglakad patungo sa amin at mahigpit kaming hinawakan ni Liam sa braso. Sumunod kayo sa amin. Bakit kayo nagtatago at nagmamatyag sa aming baryo? Tanong naman ng isa pa habang hila-hila kami patungo sa mga kabahayang naroroon. Dahil sa nangyari, nakita kami ng mga taong naroroon kaya isa-isa silang lumapit sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi ko maiwasang kilabutan, lalo na't animoy sinisinghot-singhot pa kami ng bawat residente sa tubing napapalagpas kami sa bawat isa sa kanila. Nakaramdam pa ako ng takot at pangamba dahil sa pamamaraan ng pagtitig nila sa amin. Yung tipong titig na kahit buhay pa kami ay parang kinakain na nila kaming dalawa ni Liam. Napapangisi pa ang mga ito habang nakatitig sa amin. Liam, anong gagawin natin? Anas ko sa aking kaibigan. Magpatianod na lang tayo. Huwag kang mag-alala at makaalisin tayo mamaya. Sagot niya, kaya hindi na din ako nagsalita pa at hinayaan kaming dalhin ng mga matatanda sa kung saan man sila papunta. Nang walang ano-ano, may lumapit na isang matandang lalaki sa amin. Naisip kong baka siya ang kanilang pinuno dahil napayuko ang mga taong naroroon noong dumating siya. Huwag niyong takutin ang ating mga bisita. Minsan lang tayo magkaroon ng bisita rito. Baka sabihin nilang hindi tayo mabait sa ating mga bisita. Sabi ng matandang lalaki, kaya sinunod siya ng mga taong naroroon. Inanyayahan kami nitong sumunod sa kanya kung kaya wala na kaming nagawa pa kung hindi ang tumungo sa bahay niya. Pagdating namin doon, agad kaming pinakain ng matanda
Ngunit nandiri kami ni Liam noong makita naming tila hindi nailuto ng maayos ang mga karneng inihain nila dahil may bakas pa ito ng sariwang dugo. Napatitig ako sa pagkaing nasa lamesa. Kabastusan mang matatawag, Kuya Barry, pero napatakipo talaga ako ng aking ilong nang malanghap ang masangsang na amoy nito. Nagsimulang gumapang ang pandidiri ko mula sa lalamunan hanggang sa gilid ng aking bibig. Nagkatinginan kami ni Liam nang makitang sarap naman sa pagkain ang matandang lalaking yun. Hindi na lang namin ginalaw ni Liam ang inihain nilang pagkain. Ngunit noong maramdaman namin na tila matalim ang titig ng matandang lalaki, ay napailing na lang kaming dalawa at pikit matang kinain ang karning iyon. Pinipigilan ko ang mapaduwal dahil sa malansang amoy ng dugo na nasa karni pa rin. Nanginginig at nahihirapan din akong ngumuya noon dahil hindi nga gaanong luto. Nagulat na lang kami at nagkatinginan kami ni Liam nang biglang tumawa ng malakas ang matandang lalaki. Mabuti naman at nagustuhan ninyo ang handa naming karne. Masarap mga iho, hindi ba? Pero sa tingin ko ay mas masarap kayong dalawa. Nakaririmarim na wika nito sa amin. Nanlaki naman ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Pareho kami hindi nakagalaw ni Liam at nakikiramdam na lamang. Nang sa tingin ko ay may gagawin talagang masama sa amin ang nagkukumpulang residente, nakapagdesisyon na ako. Makapanabay na inilapag namin ang aming mga platong may lamang malansang karne at nagkatinginan. Kahit mga mata lang namin ang nag-uusap, nagkaintindihan kami kung ano ang gagawin. Akmang may susugod na sa amin, ay sabay naming itinulak ng malakas ang mesa gamit ang aming mga paa. Nalaki naman ang mga mata ng pinunong matanda nang makita niyang natumba ang mesa at kumalat ang mga pagkain sa sahig. Una kong binalya, Kuya Barry, ang nakaharang sa aming daraanan at dali-daling hinila si Liam na noon ay nanggagalaiti pa na hinarap ang matanda. Tumakbo na tayo, Liam! Angil ko sa kanya. Ayaw pa sanang umalis ni Liam at animoy gaganti pa siya, pero mariin kong sinabi sa kanya na wala na kaming panahon pa para makipag-away, lalo na't wala namang kaming kalaban-laban sa mga aswang. Nagtatakbo kami palabas ng bahay habang nararamdaman ang paghabol ng mga residente sa amin. Tila ba nahihintakutan silang mawala kami sa kanilang paningin? Napasigaw ako nang sumampa sa aking likuran ang isang kulay itim na pusa. Pinagkakalmot ako nito dahilan para magpipiglas ako at maghanap ng paraan upang lumayo sa akin ang pusang iyon. Natataranta namang naghanap ng bagay na maipapananggal lang si Liam sa pusa, kaya nang makakita siya ng isang malaking bato, malakas kong hinablot ang aswang kahit patila napupunit na ang aking balat sa pagkakabaon ng kanyang mga kuko. Marahas na ibinagsak ni Liam ang bato sa tumilapon na pusa. Ngunit nagulat kami nang imbis madurog ito o mamatay, ay naging kasinlaki naman ito ng isang tao. Duguan at galit na galit. Mga aswang kayo! Sigaw ko. Muli kaming nagtakbuhan ni Liam dahil anya hindi daw basta-basta ang mga taong nakatira sa lugar na iyon. Sanlaksang kilabot ang aming nadarama nang ayain akong umakyat ni Liam sa isa sa pinakamatandang puno na anya pinamumugaran di umano ng mga engkanto.
takot na gumapang ako kahit ayaw ko. Hindi ko alam kung bakit napunta kami sa lugar na ito. Sabay pa kaming napalingon ni Liam nang makitang humabol sa amin ang pinakapinuno ng mga aswang at nang gagalaiting dinuro pa kami nito. Akala nyo ba makakaalis pa kayo ng buhay dito? Pwes, nagkakamali kayo. Dito namin kayo lalantakan at pati buto ninyo pagpipiestahan pa namin. Dumadagundong sa katahimikan ng kagubatan ang kanyang malagom na boses. Nanginginig man, pilit kong huwag gumalaw dahil nakasiksik lang ako sa pinakataas ng punong inakyatan ko. Pakiwari ko, dumuduyan ang katawan ko sa lakas ng ihip ng hangin sa tuwing gumagalaw ang mga sanga sa ibabaw. Napakrus na lamang ako at taimtim na nagdasal. Wala akong ibang hinangad ng mga oras na iyon kung hindi ang makaligtas kami sa dilubyo. Mag-uumaga na nang mapagpasyahan ng mga aswang na sumuko na sa paghahanap. Nagpapasalamat ako dahil hindi man lang sila nagkaroon ng ideyang nasa ibabaw lang kami ng kanilang punong dinadaan-daanan. Parehong nanlulupay-pay kami ni Liam nang makababa at naglakad papunta sa labasan. Pakiramdam ko, binigyan pa kami ng Panginoon ng panibagong buhay. Iiling-iling na lang ako na tumingala sa langit at saka sinabi kay Liam na magpahinga na muna kami. Hindi ko alam kung bakit kagabi parang napakadali lang sa amin ang magpunta sa baryong iyon. Ngayong umaga naman, halos makaramdam kami ng matinding hapo nang mapagtantong halos 3 oras na kaming naglalakad. Bumaling ako kay Liam. Pare, baka naman naliligaw na tayo, sabi ko sa kanya. Umiling naman si Liam. Hindi, ito talaga ang tamang daan. Kagabi, nagawa tayong ipasok ng mga aswang sa ilusyon para mabilis tayong makarating sa kanilang lungga. Papasok pa lang tayo ng kabundukan. Naaamoy na nila tayo. Kaya hinila kita sa matandang puno ng balete. Dahil doon, magiging ligtas tayo sa mga aswang. Paliwanag niya na ikinakunot naman ng aking noo. Ano? Paano mo nasabing ligtas tayo? Pare, ligtas tayo kasi ayon sa kasabihan, hindi magkasundo ang mga engkanto at ang mga aswang. Pareho silang galit na galit sa isa't isa. Kinakain tayo ng mga aswang, samantalang ang mga engkanto naman ay nanghihila ng mga tao sa kanilang mundo para gawing panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Gulong-guluman ay napatango na lamang ako sa kanya. Umuwi na lamang kami ni Liam sa takot na baka sundan kami ng mga tao roon. Noong ikiniwento ko naman iyon sa aking tatay, sabi nito sa akin, mabuti na lang at nakaalis kami kaagad sa bundok na iyon dahil kung hindi daw ay baka naging pagkain na kami ng mga taga roon. Mga aswang lang kasi ang kumakain ng karning hilaw at marahil ang nakain namin noon ay karni ng tao. Laking pasasalamat naman namin ni Liam dahil nakaalis kami sa baryong iyon sa gitna ng bundok na posibleng baryo ng mga aswang. Mabuti na lamang ay agad kaming dinala ng aking ama sa isang kilalang albularyo at kami ay pinasuri ng aking kaibigan. Nagkaroon ng orasyon ang albularyong si Apong Uro. Tahimik lang siyang gumagawa ng mga bagay na hindi namin naiintindihan.
halos isang oras din ang ginugol niya. Maya-maya ay may ipinainom sa amin itong isang likido na nasa baso. Huwag daw naming isuka at pilitin daw naming ubusin ang laman nito. Nagtaka naman kami ni Liam kung ano ito. Ngunit wala na kaming nagawa kung hindi tunggain ang laman ng basong iyon. At totoo nga ang sinabi niya. Napakasama ng lasa nun, Kuya Barry. Napakapait at hindi ko maintindihan talaga ang lasa. Dahil may kaunting lansa din akong natikman. Ngunit nilunok ko kaagad iyon. Maya-maya lang, bigla na lang humilab ang aming mga sikmura. Nanakit bigla ang aming mga tiyan. At matapos yun, bigla kaming nagsuka. Nakakagulat, Kuya Barry. Si Liam ay biglang sumuka ng parang kulay berde. Samantalang ako naman po ay may naisukang kulay itim na bagay. Matapos po ang pangyayaring iyon ay para kaming nanlata. Pagod na pagod kami ni Liam. Pinagpahinga muna kami saglit ng albularyo at pinainom kami ng maligamgam na tubig. Maya-maya'y nagsalita na si Apong Uro. Ayon sa albularyo, ang kaibigan ko daw na si Liam ay hindi daw nayanggaw. Ako daw ang halos napuruhan, ngunit ligtas na. Yung daw itim na bagay na naisuka ko ay itinanim daw ng mga aswang doon sa karning nakain ko. Para daw ako ay mahawaan nila. Dahil naman sa winika ng albularyo, kami ay gulat na gulat maging ang aking ama sa aming mga narinig. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay hindi na kami nagkaroon pa ng interes sa pagpunta sa mga bundok. Naging isang matinding aral kasi para sa amin ng aking kaibigan ang karanasang iyong Kuya Barry. Isang kakilakilabot na pangyayari dahil muntikan na kaming mamatay sa kuko ng mga aswang dahil lang sa pagpunta sa isang baryo doon sa gitna ng bundok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Barry. God bless po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Miguel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo. Oh.